Hello mga kalakwatsyera! Tara at samahan natin si Gandang Lynn sa isa na namang episode ng Lakwatsyera with Gandang Lynn TV! Ang dadayuhin naman natin ngayon ay isang natatagong paraiso na matatagpuan sa bayan ng Dolores, Quezon. Ito ay walang iba kundi ang Bangkong Kahoy Valley. Ready na ba kayong mag-enjoy at maglakwatsya? Huwag na natin patagalin pa! Take it over, Gandang Lynn! Hi! Eto na naman si Lakwatsyera. At nandito po ako ngayon sa tinatawag nating Bangkong Kahoy sa Dolores, Quezon. At kasama natin si Kuya Dion Pulan. Ating iikutin ang kagandahan ng Bangkong Kahoy at kung ano pa ang ating matutuklasan sa ating pag-ikot. Welcome po sa Bangkong Kahoy Valley. Bangkong Kahoy Valley is a private land inside the protected area. Yun ang pagkakaiba niya dahil kasi ito ay nauna kaysa sa tinatawag natin na declaration as a protected area. So it was founded by Agripino Lontok, our great grandfather, at siya ang nagbigay ng pangalan dito na Bangkong Kahoy dahil doon sa live tree trunks na nagre-resemble siya. Tumatayo Bangkong Kahoy. Kaya tumatayo siya tapos ay bumabali. Tapos tataas ulit, yun ang kanilang pahingahan. So since tayo ay nasa open area, paano nyo po ito napapakinabangan? Itong napakagandang open area na to, na ang dami pang ibon, no? Ay, manok pala. Manok. Itong lugar na ito ay open area at laruan ng mga bata. Normally, kapag sila ay nandito, papagulong-gulong sila dyan, ganun. At ang kagandahan kasi ay walang delikado. Hindi sila po pwede ang matibo o mabubog o kung ano man. At ang kagandahan nito, ito ay parang isang amphitheater, natural amphitheater. Na doon sa baba ay mayroong isang stage na ginagamit namin during the Banahaw Tugtugan or fundraising concert that we do once in a year para makalikom kami ng pera para mapag-aral namin ang mga taga rito. Prior to me coming back here, walang nakatapak sa college o universidad dahil kasi pagkatapos nila ng high school, nag-aasawa na ang mga tao rito dahil wala namang daan, walang universidad na malapit. Sa ganda ng lugar, there's a lot more. Kailangan nating mag-tour na dahil napakalaki ng lugar na to. Tara na! Ngayon, aakyatin natin ang handmade na tinatawag na kamay ni Puyo. Ito ay design ng sarili niyang kamay na kulang ng dalawang daliri. Kaya ating pupuntahan ang kamay ni Puyo. Wow! At sa taas nito, nakikita ko na ang mundo. Nandyan ang Candelaria, Chaong, at Bundok Banahaw. At sa tuktok na to, nakikita ko na ang mundo at abot ko na ang langit. Long ago, the four nations lived together in harmony. But when the world needed her most, she vanished. Talaga namang mamamangha ka sa ganda ng tanawin na makikita mo rito sa Bangkong Kahoy Valley. Ito yung garden pavilion at nandito yung mga jade vine na native dito sa Pilipinas, actually endemic sa Pilipinas, ano? Kaya pinagmamalaki namin itong lugar na to dahil kasi napaka-aliwala at saka kakaiba ang nandito ng mga flowers, ano? Ito, kakaiba ito. Nga po ito, oh. Ano ba itong mga naglawit na to? Hindi. Ito yung jade vine, ito yung petals ng jade vine, Yan. That is endemic. Tayo para lang siyang plastic, yung... pero totoo po ba ito? Totoo. Ano pong tawag nga ulit dito? Jade vine. Jade vine. O, Strangelodon macrobotrys. Ang tawag Strangelodon macrobotrys. Botrys, yeah. Strangelodon macrobotrys. Is it a some kind of flowers? Yeah, flowers siya. At ang kanyang puno ay jade vine lang. Tingnan nyo, ito. Ayan o. Ayun siya. Kumpul-kumpul na bulaklak. Actually, hindi ito yung season kaya hindi siya masyadong malaki o mahaba. Pero kapag ka dumating na yung season niya, which is August, mahahaba na siya. Mga minsan mahigit pa sa 1 meter. So ito po ba kapag humahaba siya, pwedeng pitasin at ipang-decor? Yeah, pwedeng pang-decor yan.
Sa simpleng lugar na to, mukha ka nang nasa paraiso. At bago tayo magpatuloy sa paglalakwatsa, ay bibigyan muna namin kayo ng isang trivia. Alam nyo ba na ang Jade Vine ay makikita sa 5 peso coin? Yes, that is true. Now, alam mo na! Ay! Wait, ibang show pala yun. Sorry! Lakwatsera with Gandang Lin TV nga pala to. Mayroon din silang campsite kung saan ay pwedeng magtayo ng tent ang mga bibisita rito. Sa lawak nito ay masasabi talagang, this is the perfect place sa mga mahihilig mag-camping. Ngayon naman, ipupuntahan natin ang sinasabi nilang bunga ng Jade Vine. Let's go, Gandang Lin! Bunga ng Jade Vine. Ito yung Jade Vine flower. Ito yung Jade Vine tree. Ito yung Jade Vine fruit. Hindi siya Jade Vine tree. Siya ay actually vine. Vine! So, vine is a vine, tree is tree. So, it's Jade Vine fruit na hindi natin alam kung ito'y makakain o hindi. Ayoko nang mag-dry. Baka nang matay agad ako. Diba ako maraming ulit. Yeah. Ayan na naman. Hindi ko sinasadya, sorry. It's okay. Wow. Malayo pa po ba yung inyong mga rooms? Yung mga rooms? Oo, mukhang kalahating araw na tayo naglalakad dito ah. Meron na naman pala ditong cottages. Marami ditong cottages in the mountain. Yan, this is one of the cottages. It's an open cottage. Ang Bangkong Kahoy Valley ay nag-o-offer din ng mga cottages na pwedeng rentahan ng mga turistang gustong mag-overnight at mag-relax dito. Ito yung Lamesang Kahoy, Bangkong Kahoy, at Pasamanong Kahoy. Bakit yan? At dahil maganda tong room na to, kompleto, may mesa, may table. What? May mesa, may silya, may kama, pero open eh. Paano kapag ka maglalab ka at kasama mo ang partner mo? Ang good thing, may itaas. May privacy din siya. Kaya puntahan natin yung pwedeng maging love nest ng kasama ko. Pag nagkajowa ako ha. Aba, may patalunan pala dito. Pag nag-away at naiamot ka sa jowa mo, hindi ka na-satisfied, hulog mo dito. Okay na okay. Tatalo na ba? What do you mean, sir, by hobbit? Hobbit, yung tinitirahan ng mga maliliit na tao. Di ba? Pero, naging parang inumpisahan namin at sa tingin namin, marami kaming gagawin na ganito pagdating ng panahon. Buti na lang maliit din ako, kaya papasok ako dito. Mary had a little lamb. Mary had a little lamb. Na. So papasok na naman tayo sa isa pang hobbit hole na parang tayo ay papasok sa kuweba. Ito ay design sa maliliit na tao at maliit ako. Kaya tara na! May bintana. Hi! Hello! Nakakulong ako dito sa maliit na kuweba. Royal princess ka, girl? Sarado na. So, dahil ito ay designed for little people na kalimitan nating nakikita sa pelikula, that's why they have a little cups, little kutsara, and of course, little jar na lagayan ng kanilang mga kape, pagka sila magtitimpla, asukal. At yung mga malitel na yun, minsan lumalaki din, kaya merong pang malaki. Diba? Pag malaki na, ito na yung kanilang tasa. At meron ding pang middle. Kapag hindi ka pa masyadong malaki, ito yung sayo. So, all the sizes ay ready pa na naman dito. Saan kaya ako makabila?
So marami pa tayong pupuntahan. At amazed na ako, pero there's a lot more. So may mga hotel sila dito na magaganda na parang design na pang city. O diba, sa ganda ng mga kwarto dito ay talaga namang ma-feel at home ka. Bibisitahin naman natin ngayon ang isang chapel na dito mismo itinayo sa loob ng Bangkong Kahoy Valley. This chapel is built by the heart of those kabataan that filled with advocacy kaya ito nagawa. So, yung mga kabataan yun, ito po ba ay naging proyekto nila? Conceptualization ito ay kanila lahat. At ang paggagawa nito ay kanila lahat. At ang ginamit nila dito na materials ay most of it galing dito. Maliban sa semento at saka sa bakal. Pero sinabi nyo kanila, pero pinakikinabangan ng marami. Of course. Actually, one of my kids were married. Ganito po ba to? Yeah! Pwede po ba ako dito magpagulong-gulong? Pwede, kung gusto mo. Eh, hindi naman kita pipigilan. Go! Pagulong-gulong ako! Grabe! Sarap! So, yan ang tinatawag na hydrangea o mil flores. Yan eh... Kahit na kami mga bata pa, nandito na yan. Hydrangea or? Mil flores. Oo. Thousand flowers ang tawag dahil kasi. Yun. So kung may thousand reason, may thousand flowers. Actually, habang hawak-hawak ko itong thousand flowers na sabi mo nga ay laso. Pero ang dream wedding ko ay magkaroon ng garden wedding at ako ay naka-short, pero ang ganda-ganda ng aking nilalakaran, red carpet sa garden. So sir, ano namang yan? Ano namang yan mga bakal na yan na parang bahay kubo dyan na nakatayo? Dati yan, dyan kami ang mushroom industry namin. Dumating yung unang hit sa amin ng typhoon, yung tumama sa Visayas na super lakas, super typhoon. Yan, nasira ito ding aming lugar na to. So nag... build kami talaga ng proper mushroom houses about 500 meters away from here. So since may background na kayo dito, kung nabigyan ba kayo ng chance na mabalik na muli yung ating panahon after pandemic, itutuloy mo pa ba uli yan na magkaroon kayo ng mushroom industry? Yeah, depende. Gustong-gusto ko dahil kasi napakaganda naman talaga ng produkto ng mushroom. Eh. Ang problema ay kailangan mo na magaling na technician to make it happen. So, ibig sabihin, puhunan pa rin. Hindi masyadong malaki ang puhunan, pero kailangan magaling ang technician mo nagagawa. Ang mushroom kasi ay buhay, ano, humihinga yan ng kanya, kaya napaka-importante na ang nag-aalaga ay magaling. You had a lot of background, equipping, paano ka mag-grow. Exactly. So, ano pa po ba ang meron dito sa ating nilalandas? At mukhang tayo ay papunta na sa gubat. Hindi, palabas na tayo ulit ng area. Actually, yan ang mga produkto namin. Yung sayote na yan, ano, mukhang namatay ito at naputol. Pero ang ganitong mga produkto rito, nagpo-produce kami dito sa Bangkong Kahoy Valley ng mga produkto na upland, yung katulad ng cabbages, lettuces, at saka ito nga sayote. Ayan ang tinatawag namin dito na pangbigas. Ano? Ang produkto naming sayote rito ay umaabot ng up to 7 tons each week. Ano? So, ibig sabihin po, meron kayong kumikitang kabuhayan sa loob ng inyong paraiso. Yes. Oo. Napaka-importante niya. Itong bulaklak na to, na Birds of Paradise, ito ay pag nadala mo na sa city, mahal na to kasi it will last. It looks like a plastic na napakaganda niya, pero siya ay natural. At ang kagandahan dito, yung aking 100,000 flowers ay meron na siyang, hindi na siya nag-isa, hindi na siya malungkot. Meron na siyang, birds of paradise.
So this is something na nakuha ko dito, inakyat ko dito, na ito ay may value kasi ito ay mahal, ito ay dito lang nakikita. So talagang kakaiba ang mga bulaklak dito, merong history sa likuran dito. Ito ay pataas, ito ay pababa. Ibig sabihin, ito ay bata pa, malakas pa, maaaring millennial pa, pero pag tumanda ka na, pababa ka na. So yan yung difference ng birds of paradise with two kinds. Millennial, matanda na. Kung sa Batanas ay may Honesty Store, dito naman sa Dolores, Quezon, matatagpuan ang Honesty Bar and Cafe. Ito yung maganda dito. Ito ay isang klase ng... That is coconut sap syrup. Ano po ito iniinom? Nilalagay sweetener? May ginagamit sa mga inumin mo, ganun sa sweetener. Sweetener siya. So magkano po ang ganito? Not sure. Not sure. Ibig sabihin, pag pumunta ka dito, pwede mo namang itago, wala nakakaalam. Pero this is Honesty Bar Cafe. Kukuha ka at dadali mo sa counter para bayaran. Yes. Nandito tayo sa function area. That is a function area. Kaya lang under renovation ang aming function area. So, hindi na tayo dadaan dyan. Punta tayo sa view deck para makita nyo naman ang buong Bangkong Kahoy from this area. Once it's done, ano, dahil kasi under renovation nga, pupwede na namin ulit. Dati ginagamit yan sa mga functions like for example birthdays, parties. At saka kahit ang ganda, na sir, ang ganda. Kita mo na talaga ang ano, yung lahat ng area ng Bangkong Kahoy. Ito po ay yan. Bundok ng Banahaw. Yes, this is Banahaw. Ito kasama ito sa Banahaw. So, look at it. So, you can just imagine how beautiful the place is. Oh. I can't imagine if you take a look of the 360 degrees. Such a beautiful, awesome place. That reflects the goodness of our God. And that mountain is Mount Banahaw na kinikilala at sikat dito sa lugar na Quezon. Ito ay isang paraiso para bang may kapangyarihan. At ang nakita ko dito, yung wonder ng pag-ibig ng Panginoon, yung kanyang nilikha at yung kanyang kapangyarihan ay dito mo mafe-feel. Yung experience ko dito ay hindi kayang bayaran. At ito ay something na dadalhin ko sa aking pag-edad. At yung lakwetsa ko ngayon, si Gandang Linlakwetsera ay panalo. Dahil nagpunta ako sa kinikilalang bundok na akala ko ay hindi kayang maabot. Ngayon naabot ko na. Ang bundok ng Banahaw dito sa Dolores, Quezon at ang bundok ng San Cristobal. Ako po si Gandang Lin TV, ang lakwetsera para sa MR Digital Media. Tunay ngang isa ang Bangkong Kahoy Valley sa ipinagmamalaking lugar ng Dolores, Quezon. Hindi lamang dahil sa angkin nitong kagandahan, kundi dahil na rin sa mga kwento sa likod ng lugar na ito. Nabitin na naman ba kayo? Don't worry, dahil mas marami pa tayong lugar na mapupuntahan. Kaya see you again next time, dito lang sa Lakwetsera with Gandang Lin TV!